Kuwait and Philippines. Hello, Middle East, and hello, world. I'm Miss Rachel from ICC Kuwait, and ngayon tunghayan po natin yung kwento ng isa sa mga students namin dito sa ICC na nakapagtapos na din sa kanyang course. Ayan. So, yun, ito is panibagong kwento. Kwento to ni Ma'am na nag-aaral siya dito sa ICC kung paano niya ba natapos yung course niya. So, yun, Ma'am, pakilala niyo po yung sarili niya sa lahat ng mga manonood po natin. Hello, everyone, and good evening, Kuwait and Philippines. Yes. I'm Jonna from Abra. Ako po ay Ilocana. 11 years, no, since 2011, nandito na po ako sa Kuwait until now. So, 2011, so it's yes. Like 11 years or 10 years? More than 12. 13 going to 13. Going to 13 years. Ang tagal na nun. Nag-work ako bilang katulong. Then, after that, they give me opportunity. Kaya nakapag-trabaho ko sila. Sa labas. So, bali ni-release ka nila? Yeah, ka-release ko. So, ano yung, ano mo, kung okay lang, ano yung work mo ngayon? Ang work ko ngayon, na nasa ano, kasi... Okay. Nasa coffee shop po ako. 6 years na. 6 years ka na sa coffee shop. Ayan. So, ma'am, paano mo naisipan na mag-enroll sa computer secretarial course po? Noon, talagang dream kong mag-aral ng computer secretarial. Noong pagkatapos ko ng high school, pero dahil mahirap ang buhay at ang family ay kahit isang tuka lang kami, hindi naman nasa ano, pero... Siyempre, ayaw kong pabigat sa parents ko dati. Nag-working student ako. Tapos, nag-apply bilang OFW. Kaya hindi ko na ano yung aking pangarap. Kaya nung pumunta ako dito sa gitnang silangan, at meron naman palang opportunity na ganito, lagi kong dream. Pero, noon nga eh... Iba yung work mo dati. Iba ang work ko dati at saka ang... sahod kasi, kaya hindi rin. Laging pangarap lang mo ng pangarap. Pero hindi ka pa makapag-proceed-proceed gawa ng sa financial. Hindi ako sa financial at saka walang oras. Yun po ang problema dati kasi dati 10 to 11 hours ang pasok. Ngayon, 9 hours lang. Kaya may every week day off na kayo. Kaya i-proceed ko tong pangarap ko na to. Para hindi lang sa akin, para kung magtanong man ang aking mga anak, meron kang may sasabi. May idea. Kasi ang pangit naman nung ganun, mama. Paano ba paano to? Ganito? So, kaya, tapos hindi sabi, hindi ko alam. About sa research nila, minsan nagtatanong sila. Sabi ko, hindi ko alam. So ngayon, kaya, masasagot mo. Lagi kong nakikita to, at saka lagi ko sabi ko, kailan kaya ako makakapunta. Mm-hmm. Pero itrinay ko nung May yata ako nag-umpisa, sabi ko, inilaan ko talaga yung tuition fee ko dito. Kasi pwede namang kahit bawal na nagtatrabaho pagkatapos ng ano, para lang may extra income. Kaya sabi ko, naisingit ko itong ano ko, itong EXA. Ginagawan mo talaga siya ng paraan. Ginagawan ko talaga ng paraan, promise, kung talagang may paraan. May gusto, maraming paraan. May gusto, paraan. May paraan ka talaga. Ganon, kung talagang goal mo talaga siya, hindi yung excuse mo yung walang pera, ganon. Pero talagang money talaga ang problema. Yes, kahit saan, kahit sino, yung problema is pera. Kasi may mga friends din akong gustong ano, pero lack of money sila. Kahit gustuhan man nila, family first. Ganon din ang nangyari sa akin. After 2012, nakita ko na to eh. Pero sabi ko, kulang talaga yung 120k ang ano ko dati. Kasi sobrang kahit gusto mong mag-aral, kung talagang wala kang pera, hindi mo talaga siya kahit gustong-gusto mo. Pero sa ating OFW, kailangan talagang unahin talaga ang pamilya. Yes, kasi nagpunta tayo doon sa ibang bansa para sa family natin. Oo. Pero iba din yung iisipin mo rin na kailangan mo rin mag-invest para sa sarili mo. Kailangan talaga yun. Kailangan talaga kasi in the future, uwi ka ako. Tapos, syempre, nasa computer world na tayo. At least meron tayong alam. Kahit basic ba, kahit magpagawa yung anak mo ng konting... Sa documents. Yes, documents. Ma-share mo yung knowledge mo. Hindi pwedeng hindi mo ma-share yung knowledge mo na natutunan. Kasi sa MS Word, sa Excel, lalo ang Excel, about computation. Mag-inventory ka. Tapos about sa... Sa PowerPoint. Yeah, PowerPoint. Kahit sabihin mong basic yun,
It's an unbelievable, yes. Oo, napakalaking impact. Napakalaking impact yun. Either sasabihin natin, kasi ito yung IT foundation, so from basic to professional level, kailangan natin siya matutunan talaga, step by step. Oo, kaya hindi natin ibabaliwala kung may talagang, i-grab mo talaga yung opportunity mo. Kasi sabihin natin, lock tayo ng money, pero kung kailangan mo talaga siya, instead na bumili ka ng sale na ganyan. Yes. Yeah, kasi kung talagang pupunta ka ng sale, talaga yung pera mo mawawala. Yes. Instead, pumunta ka ng sale, kahit sabihin mong dinner yan, iilaan mo na lang sa, kasi 35K yung every month namin dati. Yung inilaan ko, nag-less lang ako sa, hindi na sa mga bagay na hindi naman dapat kailangan. Kailangan magbawas tayo ng ganun para mapuntahan natin yung gusto natin. Yes. At makamit natin, kasi kung hindi ka talaga magbabawas at maghihigpit, sabi nga nila, Ilocana ay Mahigpit. Pero mahigpit hindi po yung sintoron. Hindi po yung totoo. Kasi Ilocana lang talaga, alam lang nila kung saan paano yung mag-budget. Oo, kung paano mag-budget. Kaya wag yung sabihin ko ripot ang Ilocano. They know how to handle only their money and for the sake of their also. Future, yes. O kasi kailangan natin isipin yung future natin. Kasi wag nyo lang sabihin na yung Ilocano ay kuripot. May goal po sila. Kaya mahigpit yung talaga. Kaya sabihin natin, huwag tayong bang damutikal. Kasi dapat naman talaga sa lahat ng mga OFW, advice ko lang din. Kailangan nyo din na, every time na meron tayong, syempre, pag magsasahod tayo, diba? So, kailangan nyo din mag-save para sa sarili nyo. Huwag nyo ipadala lahat yung sahod nyo. Kasi at the end of the year, at the end of the kontrata ninyo, kayo pa rin yung magsasuffer kung wala kayong ipon. Oh. So, ang mayayari dun, extend ka ng extend. Yeah. Tapos, pag extend ka na naman kasi wala kang ipon. Oh, so, extend kahit extend. Konti, alam yun, kahit sabi natin 10K, 20K every month, isisave mo siya, malaki na yun. Maiipon mo na siya. At least kahit mag-extend ka, may natutunan ka naman. Yun naman, hindi mo ibibigay sa iba eh, yung natutunan mo. Nandito lang talaga, hindi mo na siya maishishare mo man siya, pero hindi siya mananakaw. Kaya sabihin ko sa inyo, sa mga hilig, sa sale dyan, mag-invest po kayo about knowledge, about computer. Kasi dito po yung totoo. Huwag kayong pumunta kung saan-saan, huwag kayong sa sale. Sa sale, lagi ng sale, alam mo yung damit, yung iPhone lang ngayon, masisira yan, pero kung may sa knowledge mo. Pag nasa knowledge mo, nandito lang, hindi siya makukuha. And then, maganda din siyang opportunity na magkaroon ka ng confidence sa sarili mo. Kasi sarili, alam mo na kung ano ba yung mga pasikot-sikot, ano ba yung mga techniques. Lalo ngayon, pag cashier, hindi pwedeng marunong at hindi ka pwedeng... hindi marunong sa computer. Kasi, pag nagsisell kasi, yung sell, malay mo sa pag-invest mo sa knowledge and skills mo, marami pang sale yung mabibili mo in the future, di ba? Kaya sabi ko, kung hindi ka talaga magbawas sa mga hindi naman magandang magbawas hindi naman tayo. Kailangan. Huwag po natin, huwag tayo sa kung saan-saan, huwag natin, mag-invest po kayo, lalo sa knowledge. Mag-aral po tayo ng mag-aral. Kasi kung maumpisahan mo yan, para sa akin na, kasi pag nai-stress ako, hindi ako pwedeng pupunta sa kasi sabi ko, ito yung parang stress reliever. Ito. Lalo pag may mga day off, kung stress ka sa pamilya o sa bumunta lang po kayo dito kasi parang family rin dito. Makikita mo yung mga schoolmate mo, parang saka yung mga instructor, saka mga dito, parang alam mo yun ang family rin yun. Kasi dito naman sa amin, kasi yung touring namin sa mga estudyante namin, family yung touring namin. Kasi excited ka talaga. Excited ako every Monday. Kasi sabi ko, andin na lang si Saraya. Kaya yung totoo po, yung connection para sa inyo at saka student, at saka yung mga classmate mo, kasi may group chat niyan. Excited kayong mag... sabihan ko ano yung nalalaman nyo at saka hindi. Huwag kayong matakot na wala kayong natutunan. Kasi hindi pwedeng hindi kayo matuto. Dapat sabihin nyo, hindi nyo pa alam yan, hindi ganito. Dapat i-approach nyo kasi wala na akong problema sa kanila. Lalo may mga instructor kayo, mababait po sila. Yes. I-invite ko kayo, punta po kayo dito, huwag kayong mag-alala, mababait po sila. Yes. Ayan, so yes, kasi dito sa ICC naman is welcome lahat. Kahit sino is pwedeng mag-enroll, kahit ibang nationality is welcome to enroll here in ICC. And dito sa ICC, worldwide po kami. So, marami na din kami mga students sa Hong Kong, sa Taiwan,
And sa Qatar, actually sa UAE, meron kaming branch sa UAE din. Mm-hmm. Sa Dubai, meron kaming branch doon. And magkakaroon na din kami ng branch sa UK. So, yung ICC kasi ang dami ng mga students din na nakapagtapos dito. And nasa ibang, ano na sila, sa ibang country mm-hmm. na nagtatrabaho. And ngayon yung iba may magandang trabaho na. Mm-hmm. Kasi sa pag-aaral natin, hindi kasi natin alam yung future, di ba? Mm-hmm. So, at least equip tayo ng knowledge and skills na magagamit natin in the future. Kasi yung opportunity, dadating at dadating talaga yun. Ang kailangan mo is equip mo yung sarili mo para ready ka i-grab yung opportunity yun na yun. Makulit nga ako sa kanila kasi minsan nagtatanong ako kung ano pa ba yung ano, lalo ako, hindi na ako bumabata. Mm-hmm. Tinatanong ko sa kanila kung meron ba silang nursing assistant. Ang ano lang naman si kanila pala yung diploma. Meron kaming UK diploma in health and social care. But next time, magkakaroon na din kami ng nursing assistant. Sa ngayon, inaayos pa lang namin yung schedule. Actually, nandun yung ano namin license yun, para sa inyo. Nursing assistant. So, meron na kami. Ano na siya, pero ano pa lang siya, parang inaano pa lang namin yung schedule, yung ano, parang sinisettle pa lang namin. So, baka next year, meron na. Tingnan nyo sa kapulitan ko, tingnan nyo. Lagi akong tanong ng tanong kahit nagko-comment ako lagi na ganito. Sabi ko, sana may ganito kayo, may nursing assistant diploma. Sabi ko, kahit magkano, basta iyano ko yung i-separate ko every month yan. Sabi ko, i-grab ko yan kasi hindi naman natin alam yung future natin. Yes. Habang bata pa tayo, bata pa ba? Yes, hindi naman kasi natin alam. Kasi ang daming opportunity. Kailangan lang talaga na mag-stay. Huwag mag-stay sa iisa. Kung gusto mo mag-grow, i-try nyo. Try lang try. Yes. Wala namang, hindi masama mag-try kasi sa pagta-try mo, dyan ka magsusucceed. Kasi kung hindi mo i-try, uuwi ka rin naman sa Pilipinas, hindi naman sa ibang bansa. Yes. Tsaka sa pagdating natin sa Pilipinas, alam mo naman na napaka-high talaga ng demand din doon in terms sa education natin. Pag nag-a-apply tayo ng trabaho, mataas yung expectation. So, habang nandito tayo sa ibang bansa, kailangan natin i-prepare yung sarili natin na i-improve yung credentials natin, yung skills at knowledge. Hindi lang tayo ganito, at least pag-uwi natin, may baon tayo. Hindi man tayo nakapunta kung saan tayo pupunta. At least na-try natin. Hindi natin ikiknikip lang yung dream natin. Dapat yung dream, kailangan mo rin mag-work. Ganon. Yes. Hindi mo lang yung, gusto ko to, gusto. Pero kung wala ka namang action, yes, useless po yun. Dapat, kailangan talaga yung pangarap natin, sisimulan natin. Sisimulan mo. Kahit in small steps kasi, matutupad mo yung mga pangarap mo. Basta, sinimulan mo siya. Mm-hmm. And kailangan mo din siya. Pag nasimulan mo siya, kailangan mo siyang tapusin. Ang totoo niya, alam mo ba nung, di ba, ang computer secretarial kasi, dito yung basic. Lalo't hindi ka marunong. Ako talaga hindi ako marunong, lalo sa pag-type. Lahat-lahat, hindi ako marunong. Wala kang idea. Pero nung nandito pala sa computer secretarial, matutunan mo kung sa umpisa, yun nga yung MS Word, tapos yung sa Excel. Mm-hmm. Yung sa MS Word talaga, kung hindi ka talaga matuto o kaya wala kang, dito mo makaano yung, yung patience ba? Uh-uh. Talaga sabi ko, bakit pa ako nag-enroll? Yun talaga ako. Nung una pa lang sa... kasi adjustment time yun. Sabi ko, bakit pa ako nag-ano? Pero nung habang tumatagal, nakuha lang ko lang siya ng 2 months. Nai-enjoy mo na siya yung ano. Kasi nasa ano ka eh, nasa, kumbaga, nangangapa ka pa kasi hindi mo alam kung ano ba yung tamang paggamit ng computer. Wala ka talagang ideas in kung paano ba yung paggamit ng computer. Kaya, syempre, yun, normal yun na mahihirapan. Kaya sabi ko, bakit pala ako pumunta dito? Bakit nandito ako? Sabi ko talaga noon, talagang nanghihina talagang loob ko. Pero sabi ko, nandito na ako, naiumpisahan ko na sabi ko, ba't hindi ko tapusin? Sabi ko, alangang hanggang umpisa lang ako. Kaya sabi ko, kung wala kang tiyaga talaga, walang milaga. Yes. Pag walang tiyaga, walang milaga, hindi ka pwede. Hindi ka pwede kung mahina yung loob mo at saka kung hindi mo i-try. Yes. Wala ka talaga. So ngayon, Ma'am Joanne, tapos ka na sa computer secretarial. Ano yung impact ng course para sa'yo? Meron bang nabago? Meron nabago kasi dati, di ba, hindi ako talaga marunong sa ano. Ba sa utak ko naglalaro na pag yung computer yung nakikita ko, hindi pwedeng hindi ko gawin yung naiisip ko. Kasi dati hindi ako marunong. Like a resume, hindi nga rin ako marunong dati. Kasi nga, pinapagawa naman natin yung resume dati, di ba? Yun lang. Kasi malaking bagay yun.
na yung marunong kang sa editing lang, mga ganun sa may, PowerPoint. Lalong-lalo na yung sa MS Word, yun ang importante. Kasi kung marunong ka, kasi yun naman po ang umpisa, yung pangalawa na subject. Na Microsoft Excel. Excel at saka Microsoft. PowerPoint. O PowerPoint, okay na yun. Hindi mo na problemahin. Basta may tiyaga ka lang. At saka, dapat pag pumasok ka, kumain. Kasi kung yes. talaga, kasi sa 4 hours na yan, kung hindi ka kakain talaga, lutang ka. Yun ang ano ko. So, kailangan mo din dito is magiging prepared emotionally. Hindi lang yung sabi mo ay stress ka pupunta ka, hindi rin ganun yun. Kung sabi mo stress ka pupunta ka, hindi, kailangan mo din i-prepare yung sarili utak mo. Kasi kung hindi ka focus sa ginagawa, kahit sabihin mong mag-stay ka ng 4 months, 6 months o ano dyan, wala kang maiambag sa sarili mo. Mag-waste ka lang ng money. Yes, ayun. So. Yun po yung ano ko, experience ko dito. Yes. Lalo na, pag pumunta po kayo dito, makakakilala kayong mga friends. Hindi, huwag kayong mag-alala. Lalawak po yung ano nyo, hindi lang po sa utak. Lalawak po yung community nyo. Makaka-meet kayo ng positive sa buhay. Hindi kayo makaka-meet ng bad influence. Makaka-meet kayo ng enhance yung ano nyo, yung knowledge nyo. Mm-hmm. At saka makaka-meet kayo ng mga bagong friend na parang kasi parang family na rin ganun yun. Huwag kayong mag-alala, hindi sila yung kung hindi mo alam. Da-down ka na, hindi. Walang ganun na nangyari. Sila yung tuturo sa'yo para kang bata na i-guide ka kung hindi ka marunong maglakad. Yes. Yun, para silang stroller. Kumbaga kung stroller tapos na, hayaan ka na nila kasi marunong ka na. Yes. Nasa sa'yo na lang kung paano mo gamitin. Yes. So, yun. Thank you, ma'am, sa pag-share ng yung kwento. And yun, ano yung message mo, ma'am, sa lahat ng mga OFW natin ngayon na makakapanood ng live na to? And alam mo yung meron silang doubt sa sarili nila na mag-enroll? Hello, lahat tayo, may doubt tayo lahat sa sarili natin. Pero kung hindi mo susubukan, hindi mo makikita o hindi mo malalaman kung ano pang kaya mong gawin. Yes. Kaya dapat, habang nandito po kayo, huwag kayong mag-doubt kung may pera naman po kayo. Huwag po kayo kung saan-saan kayong bumibili ng mga sale. Kasi yung mga sale na yan, maluluma yan. Pero yung kaalaman nyo, hindi siya nawawala. Mm-hmm. Sabi ko sa inyo, matututo kayo. At kung talagang gusto nyo pa, sunod-sunod pa kasi ang dami naman nilang pwedeng i-offer pagkatapos ng computer secretarian. Yes. Hanggang sa office management, lahat-lahat po yan. Kasi hindi nyo lang naman dito, pwede nyo iuwi sa, kasi sa inyo yan eh. Yung skills natin, nasa sa yung, atin. Yung skills natin, nasa inyo yan, hindi makukuha ng iba. Mm-hmm. Kaya ang payo ko lang sa inyo, kung may day off kayo, gawin natin productive. Pag may day off kayo, wag lang mag-marites, mga kababayan. Yes. Wag kayo kung saan-saan makipag-date. Dito kayo, wag kayong ilaan nyo yung utak nyo sa mga ganito. Kasi lalo sa atin, may family tayo na uuwi yan sa Pilipinas. Kahit sabihin nyo, broken family or anything else like that. Kung meron kayong pangarap, kasi huwag nyo sabihin hanggang dito lang yan. Maiuwi nyo yan sa inyo, mai-share nyo kung ano man yung natutunan nyo dito. Yes. Lalo sa mga kababayan kung nag-trabaho sa bahay. Kasi galing din po ako sa bahay, mahirap ang trabaho sa bahay. Mm-hmm. Sabihin ko sa inyo, kung mabibigyan naman din kayo ng opportunity o day off, dito po kayo. Huwag kayong kung saan-saan pumunta, huwag kayong kung saan-saan ma-influensya ng iba. Dito ang maganda. Mm-hmm. Kasi hindi naman lingid sa atin, iba-iba yung mga news, di ba? Dito po kayo, huwag kayong kung saan-saan kayo, ito yung good na influensya para sa atin. Kaya yun lang po ang payong kapatid ko sa akin, kung makinig kayo. Pero yun po ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayo kung saan-saan kayo pumunta, dito lang po kayo. Yes. Huwag kayo kung i-spend nyo yung pera nyo sa mabuti. Yes, kasi tama. Kasi ito, kahit sabihin mong magbayad ka ng buwan-buwan, at least at the end of the month, after 4 months, meron kang ma-receive na certificate na magagamit mo siya in the future pag nag-apply ka ng trabaho. And certified ka na marunong ka sa computer skills, meron ka ng computer skills. Kasi yung skills mo, ilalagay mo yan sa resume mo once na mag-apply ka ng trabaho na ayan, meron ka ng computer skills. Kasi once mag-apply ka ng trabaho, lalo na sa opisina, tinitingnan nila yung resume mo kung marunong ka ba sa paggamit ng computer. Kasi lagi sa computer, dapat may knowledge ka sa computer. Kahit sabihin mong basic, at least
pag open pa lang malaking bagay na 'yan pag pag open ng computer, how to yung sabi nila sa data like that. Kasi kung hindi ka talaga marunong sa simpleng pag-open lang ng ano, may doubt na yung ano mo, kailangan talaga i-enhance. Tsaka pag nag-apply ka, kung bibigyan ka man nila ng practical na exam sa computer, mabilis mo na siyang magagawa kasi confident ka sa sarili mo. Alam mo yung part. Alam mo kung paano maggawa sa documents. Alam mo kung paano gumawa sa Microsoft Excel, lalo sa mga Google Sheets. And alam ko din, gagawa ng proposal like sa business presentation. So, hindi ka mga mapa. Kasi dito sa ICSA, tuturuan po namin kayo from basic to professional level kung paano ba yung typing master sa para mapabilis yung typing mo and tamang positioning ng mga kamay. Yun yung importante kasi para mapabilis yung pag-type mo, kailangan yung kamay mo din is naka-pattern based doon sa keyboard. Yes. Ako nga, hindi ako marunong, lalo yung kamay ko maiksi. Pero nung nandito ako sa first day ko, yun talaga yung sa typing typing skills. Talaga, hanggang pag-uwi mo, nakaganon, ginaganon yes. yung kamay ko. Kaya. Opo. And then dito is matutunan nyo yung sa professional na paggawa ng resume, paggawa ng meeting minutes, or any kind of documents. And sa Microsoft Excel, matutunan nyo yung paggawa ng mga pivot table, invoice, calendar, kung ano man yung sa mga salary schedules, ang dami mong matutunan. Kaya sa PowerPoint naman, matutunan nyo yung paggawa ng 3D infographics. Kung halimbawa, mahilig ka sa mag-post ng pictures mo, pwede mo siyang i-edit yung picture mo doon sa PowerPoint kung kakailangan mo na maggawa ng business proposal, lalo na sa mga kababayan natin na alam mo yung nag-goal nila maging manager or supervisor, kailangan nila gagawa ng business proposal, or kahit sa maging marketing staff ka, kailangan mo marunong ka din doon, gagawa ka ng proposal. So, yun, kailangan mo talaga na i-develop yung sarili mo. So, nandito po yung ICSA, tutulungan po namin kayo na abutin yung pangarap ninyo na magkaroon kayo ng computer skills na which is magagamit nyo in the future pag nag-apply kayo ng trabaho. Oo, huwag kayong mahiya. Yes. At saka dapat i-ano nyo yung goal at saka dream nyo. Huwag lang puro bili kung hindi naman kinakailangan. Yes. Mag-invest po tayo para sa sarili natin. Yes, kasi tama po kayo. Kasi kung hindi kayo mag-i-invest talaga, hanggang dyan ka na lang, hindi pwede yan hanggang dyan na lang. Dapat may goal ka, dapat sabihin mo. Aangat din, pero huwag lang lagi kang kadama lang. Hindi, huwag kang magsabi, kahit kadama ka o anuman, at least meron kang natutunan kahit nandito ka lang. Ayan, so yun, maraming salamat po ma'am sa pag-share ng kwento nyo dito sa ICC. And para sa lahat ng mga hababayan natin, kung gusto nyo din po na magkaroon ng computer skills, kung na-inspire kayo sa kwento ni Ma'am Joanne, ayan. So, message lang po kayo sa aming WhatsApp number sa +96599302850. And maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa kwentong ICC. And hopefully next time yung kwento nyo naman yung ma-share nyo dito sa ICC po. And para at least marami din mga kababayan natin na makakapanood at ma-inspire sa story nyo kung paano ba kayo nag-enroll, paano kayo nakapagtapos dito sa ICC, and ano ba yung impact ng course para sa inyo. And so yun, maraming salamat and see you next time. Ako po muli si Ms. Richelle and kasama ko si Ma'am Jonah. And so ang nasasabing, ICC, your partner in success. Thank you and see you dito sa ICC. Thank you po.